game. Di ka na mag-intro? Vlog ko to. Okay, 1, 2, 3, go. So, hi guys! Susunduin natin ngayon si Hazu. Yes! Hazu vlog! Kasi meron kaming pictorial and yung place is dun sa bahay. So, susunduin natin siya para may start na yung pictorial na yan para sa graduation, para matapos na at last. Mag-meet up kami dito sa SM eh. Saan na kaya yun? Nandito na rin ako sa SM. Diba? Real quick. Hintayin na lang natin siya. Taba niya na. Diyos ko, dai. Hey. So, we're doing our Kemerut Semeru. Ako ngayon si Athena. Dahil pangarap ko talaga at ang gusto kong pangalan is Athena. Siguro yung past life ko ako si Athena. Malay nyo. Ayun naman si Harry. Hi, Harry Potter. Taray. It's your boy, Hazu Blank. J-Squad! Emblem! Halay, may pa-em. Yes, natupad na yung pangarap niya. Mag-pictorial! Gagawa. Di ka na mag-intro? Vlog ko to. Okay, 1, 2, 3, go. Hi guys! Welcome back again to my channel. This is Aika here. At also, may kasama tayo. Tere! Yes! Hey guys, what's up? Ano na yung oxinate? Hey, oxinate! Ano? Hindi na ako nagbo-vlog. Pero subscribe kayo sa channel ko. Hazu Vlog. Char! Yes! So, ayun po. As you can see, nakapag-bihis pa ako. Siya tapos na. Kakataos lang kasi na pictorial namin for graduation. Ang tanong, ka-graduate ba? Uy, sino yun? Sino yun? Tinag mo ako sa Instagram. Ay, oo. Ako lang so, din pala. Okay. So, ang tagal na namin hindi nagkikita. Ilang months na rin. So, simula ano? Lockdown. Mm. Lockdown. March? Oo, March. Kasi ito, pag-alagala lang yan minsan sa 5th floor. Ay, kung hindi nyo natatanong, chemical engineering po siya. Yee! Okay. Papaisip ako dun na. So dahil nandito na nga si Hazu, kamustahan naman tayo dito, Hazu. Wow, talk show! Talk show pala. Hindi ako prepared. So, kung makikita nyo, may D-cream kami. D-cream? Baka naman, ah. Oh. Hindi yan sponsored. Baka naman. Paborito namin to. Baka naman. Oo. Lalo na sa U-belt. Oo. Hi, Kuya Harian. Hi, Kuya Harian. Kamusta ka na? Yung D-cream daw niya, nanalo siya eh. So, ayun. Okay. Yung question number one, kamusta ka na? Okay naman ako. Nabubuhay naman ako. Gagraduate naman ako. Sure, pero, oo nga. Ang gulo ah. Ano pa talaga? Confused pa rin, pati yung register. Confused pa rin gagraduate. Joke tagal lang. Tagal eh. Pero okay na, gagraduate kami. Sure na yan. All grades are in. And then, kumusta ako? Okay naman ako. May trabaho naman ako ngayon. That's good. Kasi ako, tambay lang ako sa bahay. Ay! May online selling pala ako. Please. Follow or ano pang gawin nyo dyan. Bumili na kayo. Charot. Bumili na kayo, guys. O, tanongin mo naman ako. Kumusta ka? Ang plain nun ah. Kumusta ka? Ayun, okay naman. Surviving. Kasi kahit pa paano, may nagpo-provide ng pagkain, and then yung strength, and good health. Oh, stay safe pa din hanggang ngayon. Diba, ilang months na rin yun. Oh, tapos, yun. Okay pa rin tayong lahat. We're doing good. And we hope na okay kayo din kayo. Mm.
So, ayun. Question number two. Dream mo ba talaga maging engineer? Or yung chemical engineer? Well, sa akin, personally, hindi talaga. Nung high school ako, wala akong balak na... I mean, wala akong balak mag-chemical engineer. Mm-hmm. Or maging isang chemical engineer. Gusto ko lang, nung high school ako, na i-challenge yung sarili ko. Kaya nag-engineering ako. Mm. And then, applied course ko talaga sa IRIS, civil engineering. Kaso, late na ako pumunta dyan, naubusan ng slot. So, CHE at ECE na yung natira. Pero mas choice ko yung CHE kasi chemical engineer yung teacher ko nung high school. Kaya yun yung pinili ko. At sa awa ng Diyos, na-survive naman, yung gagraduate pa. Wow! Dream mo ba? Okay, dream mo ba maging isang electronics communication engineer? Hindi, syempre, number one. Kasi late na rin ako noon na nag-enroll sa IRIS. Alam ko, last week ng enrollment yon. So last batch mga ganun. Last batch na. Eh, madalian na lang yon. So, ayun. Ang natitira na lang na course sa engineering, ECE. Oo nga, nilibot ko lahat ng course doon sa IRIS, kaso yun lang yung natira. So, no choice. Pero, thank God kasi, ayun, na-survive pa rin kahit pa paano. O, diba? At least, ano, patapos na. So, number three, paano mo na-survive yung engineering course? Ewan ko. Tamang kape-kape lang. Tamang kape, tamang... Hindi, siguro kapag mag engineering ka, hindi. Erase. Cut. Okay, take two. Okay. Paano ko na-survive? Tamang determination lang. Tsaka, kung gustuhin mo talaga siya, hindi ka susuko eh. Mm-hmm. Kasi may times na madadown ka, babagsak ka, whatsoever. For as long as you have the courage and determination, ayun, masusurvive mo siya kahit ilang years ka pa. Ilang years ka na nga ba? 6 years. Okay. Walang masama sa pagiging. Walang masama, oo. 6 years as long as tinatapos mo kung ano yung inumpisahan mo. Tsaka hindi naman siya race para magpaunahan, di ba? Yes. Ang so, importante dun... Learning. Learning at saka you will go to the process. Yes. Ikaw, paano mo na-survive? Ayun. Tamang kape lang. Tamang iyak din. Oo, iyak din. As in, di ba naalala mo nung ano, nung tuwing gabi, pag nagre-review-reviewan tayo sa makno. May nag-aasaran pa tayo nila Justin. Paano? Kasi may mga subject kasi na parehas kami. Ayun, nag-discussion kami doon. Ayun, natututo ka rin. Ako, nakasurvive ako with, ano, sa kanila, sa mga kaibigan ko na mas magaling sa akin, para sa akin. Kasi, kung ako lang to, Diyos ko dahil, tamad ko, hindi ko masusurvive to. Tsaka importante, teamwork talaga. Hindi mo siya kayanin din mag-isa. Yes. So, ayun, ganun ko rin siya na survive. 6 years din ako sa engineering. Walang masama sa pagiging 6 years. Number 4. Ano ang unforgettable moment mo sa engineering? Ay, madami. Sumali ako Mr. Engineering pero hindi ako nanalo. Naging officer ako ng chess. Which is yung naging tahanan ko for my college life. Which is boring. Sobrang boring ng college life ko kapag wala yung organization na yun. Tama. Moments with CHE family. Yes. Tapos ENC. Yun. Ang daming unforgettable na. Wait. Tapos ka na ba? Ano yung pinaka-unforgettable moments mo sa engineering? Yung nag-iikot tayo sa campus. Yung hindi ko alam na ganun pala kaluwag yung... Ay, kalawak yung campus natin. Nalala mo? Kailan? Yung nag-room to room tayo na. Ah, yung God test. Hindi ko alam na ganun pala kaluwag yung campus namin. Ang forgettable moment yung kasi kasama ko sila. And then... Hindi lang yung engineering yung nakilala ko, kundi ibang department din ng course namin doon sa IRIS. And then, madami kang malalakbay pala sa campus mo. Kasi ako talaga, personally, pag galing sa bahay, direct sa school, doon lang ako sa building natin, hindi na ako umaalis. Tapos uwi na, tapos kakaan, yun lang. Ganun yung routine ko dati. Pero nung nakilala ko yung ENC, yung na-connect ako, ayun, lumawak yung ano ko, yung tawag doon? Tumawak yung... Mundo ko. Madami akong nakilala. And then, ayun, yung sa, ano din, department din namin, sa ICEP,
And then yun. Ay, alam ko na. Tumali pala ako ng The Voice. Ay, oo. Excuse me. Yung maganda kasi doon, hindi ka nila nakikita habang kumakanta. Kaya napapayag akong sumali nun. Ah, mayroon pa. Nanalo din pala kami ng dance contest. Dance machine sa ISEP. Yan. Yan ang forgettable moment ko rin. Ano naman ang message mo sa mga kukuha ng engineering courses? Nag-isip, no? Well, simply lang. Kung sinimulan mo, tapusin. Mm. Kasi, common na sasabihin namin na mahirap yung engineering. Pero yun talaga yung totoo. At saka, kung gustuhin mo siya, gagawa at gagawa ka ng paraan na kahit lumugmok ka, babangon at babangon ka. Para, at the end of the day, you will finish the race. Mm. Diba? At saka, huwag kayong mawala ng pag-asa. You will come to a point na sobrang daming challenges, daming gagawin sa school, outside the school. Pero, nasa'yo rin yun kung paano mo siya i-handle. Yun lang. Kung wala ka naman talagang balak din tapusin, simula pa lang, back up. Mag-shift ka na. Oo. Kasi magsayang ka lang ng time. Yun. Ikaw, anong naipapayo mo sa akin? Sa akin, piliin mo yung mga kakaibiganin mo. Kasi influence din eh. Kasi kung masisipag din yung mga kaibigan mo, sisipag ka rin. Kung matawad yung kaibigan mo, tatawa rin ka rin. Pero nasa sayo rin yan kasi ikaw yung nagdi-decision yan eh. Pero gusto kong sabihin sa'yo, kung ano yung inumpisahan mo, tapusin mo. Kasi wala namang bobo sa mundo eh. Kayang-kaya mo yan, diba? Maisingit ko lang, sinong favorite prof mo sa engineering? Wala akong favorite. Sound effect. Okay, kaya na dito. I like it. Hello, hello. Hello. Hello, hello, hello. Hello, ang favorite. Okay naman. Ay, hindi. Wala akong favorite. Pero may mga prof akong ginusto kong maging prof. Like, so tonera, hindi naman. Oh, sige, ikaw na dito. So, yun. Hindi naman. Ay, ano na lang. Yung top 5 na prof na naabutan mo. Na the best. Top 5. Ang dami. Top 5 lang? Bakit? Bakit? So, syempre, yung chairman namin. Si Neri. Tapos, sino ba? Prof ko yan eh. Wait. Hindi. Si Neri. Yung mga nasa CHE department kasi talagang nagtuturo sila. Sir Tiriana, Sir Tiria, Sir Jacinto, and si Sir Penera. Kahit hindi siya CHE department pero ginusto ko siyang kunin at kinuha ko lang. Static rigid bodies. Ayun. Ikaw, sino yung mga favorite? Hindi. Top list ng ano? Sa akin, number one, Sir Peneira talaga. Oo. Iba kasi yung technique niyang magturo, although na hindi ka naman basta kakaiba. Hindi naman, yung iba natatakot, pero para pag strict siya, pero hindi naman siya, kung talagang nag-aaral ka. Mm-mm. Tapos, si, nandap ko na yung pangalan niya. Si Ma'am in terms, basta yung lagi niyang sinasabi, favorite girl din. Galing din niya magturo. Sir Pabro. And then, sino pa ba? Si Sir yung may mapa. Ha? Basta. Sino? Yung mga classmates ko sa ECE. Si Sir si Sir yung laging may mapa. Sa history ata yun, yung laging may mapa. Kabisado niya lahat ng mapa sa mundo. Yun. Tapos, si Sir Ripike. Huh? Ang hirap naman ng panlima. Si Sir Duyan. Paano ko siya nakilala? Nakilala ko siya sa Every Nation Campus. AMC. Kay Kuya Harian. So, meron din kasi kami ina-attendan. Pangalan nun is Every Nation Campus. Meron din sa Iris, ENC Iris. So, sa church, Victory U Belt yun. So, magandang makakonnect kayo doon. Tapos na kami! Yun na yun? Yun na yun!
So, ayun guys. Thank you for watching this vlog. I hope na may natutunan kayo. Even na ang short lang ng usapan namin. Kasi, ayun. And hope you guys stay safe. Yes! See you! Bye-bye!